kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Ang realidad ng hustisya sa Pilipinas ay hindi pantay at madalas ang mayayaman at may kaya sa buhay ay nakakaligtas sa batas. Hindi naman lahat kayang tapalan ng pera, pero kadalasan ito ang nangyayari sa ating bansa at kung ikaw ang biktima ay iintahin mo na lang talagang sakit at kawalang saysay na meron sa realidad hanggang mabuo ang galit at bot mo sa puso para protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Kung saan ang liwanag ay natakpan ng iyong madilim na anino sa nakaraan dahil sa walang katarungan para sa mga mahihirap at sa paghahangad na magkaroon ng instant justice. Kaya umusbong ang vigilante sa bansa, mga taong nilagay sa sarili nilang kamay ang hustisya. Isa na rito ang kwento ng self-confessed vigilante sa Sugbo na si Jennifer Atilo Mercader, umas kilala sa alias na Kapiper. Ayon sa kanya, humigit kumulang 30 mga kriminal ang kanyang natumba sa Cebu. Ano nga ba ang kwento sa likod ng tinaguriang vigilante sa Cebu? Si Jennifer Atilo Mercader o alias Cap Iper ay ipinanganak noong May 1, 1976. Bata pa lang ito noon, ay marispeto na ito sa kapwa, pala kaibigan. At magaling makisama at higit sa lahat ay maprinsipyo ito. Siya umano ang klase ng kaibigan na hindi ka kayang iwanan sa kahit na anumang laban. Mapapinansyal man o tunay na suporta ay asahan mong nandyan siya sa oras na kailangan mo ang kanyang presensya. Kalaunan ay nakapag-asawa ito at bumuo ng sariling pamilya. Hindi naman nagkulang si Iper sa kanyang mag-ina. Naging mapagmahal na ama ito at asawa. Katunayan, napaka-protective nito pagdating sa kanyang pamilya. Di nagtagal ay naging kapitan siya sa Logo Bourbon Cebu at minahal siya ng kanyang halos lahat ng mga nasasakupan dahil sa kanyang makamasang katangian na napakadali nitong lapitan. Naging sandalan siya ng mga taong inaapi at mga taong nangangailangan ng tulong. Mapa-financial man o instant justice na siya lang ang nakakaalam. Taong 2000 ay mas lalong naging laganap ang kriminalidad sa Cebu dahil maraming latak sa lipunan sa syudad at marami ng inosenteng buhay ang biktima ng mga kriminal na walang awang pumaslang sa mga inosenteng marangal na naghahanap buhay. Dahil dito ay binuo ni Mayor Tomas Usmeña ang kanyang elite forces na tinawag niyang Hunter Team, isang grupo ng mga piling pulis na may taglay na mataas na antas sa paghawak ng armas para tugisin ang mga kriminal sa Cebu City. Ang mga operasyon na kanilang ginagawa ay pinamunuan nito ni SPO1 Adonis Dumpit, ang tinaguriang drug buster sa Sugbo, hanggang sa isa-isa nilang tinumba ang mga kriminal na halang ang mga biduka. Kasabay nito ay dumami rin ang mga unsolved cases ng mga vigilante. Ayon kay Iper, sa panahong ito ay nakipagsabayan siya sa mga hunter team ni Dumpit para mapuksa ang mga kriminal hanggang sa umabot daw ito sa humigit kumulang 30 katao ang kanyang natumba dahil naawa umano siya sa mga inosenteng biktimang nadadamay. Pero walang matibay na ebidensyang makapagdiin sa kanya. Suportado din umano siya sa kanyang layunin sa mga ilang tiwaling politiko na nasa gobyerno at binibigyan umano siya ng pera para sa iba niyang nabibiktima na halang ang bituka. Sa panahong ito ay halos araw-araw makikita sa pahayagan sa Cebu ang mga mukha ng mga kriminal na kanilang natumba, kung kaya't bahagyang natahimik ang lugar dahil sa nag-alisa ng mga taong kriminal na takot na sila ang susunod na itumba. Pansamantalang nawala ang takot at pangamba ng mga taong naglalakad sa kalye ng Cebu, kagaya ng Colon Street, kung saan ay minsan itong naging pugad ng mga snatchers, hold upper at iba pang masasamang elemento sa lipunan. September 2, 2017, araw ng Sabado, pumutok ang malaking balita na naaresto si Barangay Captain Jennifer Mercader ng Lugo Bourbon, Cebu, matapos na salakayin ang kanyang bahay sa kalapit na barangay sa Cahel Bourbon ng mga operatiba mula sa Provincial Intelligence Branch ng Cebu Provincial Police Office.
Sa pangunguna ng kanilang hepe na si Superintendent Joey Yapi Jr., nag-ugat umano ang imbestigasyon sa kanya dahil sa sumbong ng ilang mga netizen sa pulis na madalas umanong nagpapaputok ng baril si Iper sa kanilang lugar, kung kaya't kaagad na inimbestigahan ng mga pulis. Ngunit nang magsagawa sila ng kanilang surveillance, ay kanilang natuklasan na ang punong barangay umano ay sangkot sa ilang panunudas. At dati na umano itong nakakulong sa bayan ng Medellin sa pareho ding kaso. Mahilig ka bang manood sa basagan ng mukha sa ibabaw ng lona? Narito na ang channel na para sa iyo, Kombinasyon Mortal. Damas y caballeros de la zona norte de Tijuana, Mexico. Madiin ang paglalahad ng mga maaksyon na kaganapan sa highlights ng labanan. Di kalibreng pagbaban ng ating ihahatid sa iyo. Natsyak namang ikakatuwa mo. Tocamos, buena suerte. Kombinasyon Mortal. Siguradong palaging may bagong upload na video para sa inyo. Kaya mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para siguradong updated ka sa bawat aksyong labanan na ating ina-upload. Ito ang Kombinasyon Mortal. Laban ka! Habang nasa proseso ng pagkuha ng warrant para halugugin ang kanyang ari-arian, ayon sa intel report ng pulisya, may mga confidential na impormasyon umano ang nakarating sa kanila tungkol sa kapitan. Hindi lamang umano ito nagtataglay ng mga hindi lisensyadong high-powered firearms, sangkot din umano ito sa bentahan ng ilegal na bato. Nang inilabas ni Judge Jerry Digdiga ng Regional Trial Court Branch 25 sa Danao City ang kanyang search warrant, ay hindi na umano pa nagsayang ng oras ang puwersa ng pulis para salakayin ang bahay ng kapitan. Nang kanila na itong mapasok, ay tumambad sa kanila ang mabibigat na ebidensya tulad ng M4 rifle na may 20 bala at isang kalibre 38 na baril na kargado ng 4 na mga bala. May nakuha pa raw silang isang malaking bulto ng pakete at 40 maliliit na pakete na hinihinalaang ilegal na bato na tinatayang mayroong street value na 311,000 pesos. Sa kabila ng mga ebidensyang nakuha sa kanya, ay mariin namang itinanggi ni Iper na hindi siya nagbebenta nito. Hindi umano ito sa kanya, ngunit inamin ni Iper na isa siyang dating hitman na nag-operate noong year 2000. Dinawit ni Iper ang pangalan ni Mayor Osmeña kaugnay sa mga panunumba nila sa mga kriminal. Pero nang hinga ng opinyon si Osmeña, ay mariin itong itinanggi na hindi niya kilala si Iper at wala itong koneksyon sa kanya. Dahil sa matibay na mga ebidensya na nagdiin kay Iper, ay tuluyan na siyang nakulong at naging markado na bilang high-value target at kinonsiderang high-risk inmate. March 5, 2019, araw ng Martes, nakatakas si Iper sa kanyang jail guard escort sa Medellin District Jail nang dalhin sana siya papunta sa isa niyang court hearing. Dahil dito ay naging mainit siya sa mata ng mga alagad ng batas at pinasok ang pangalan niya sa top 10 most wanted sa Visayas. Kasabay nito ay pinaigting ng gobyerno ang kanilang 24/7 na intelligence monitoring para sa agarang pagdakip sa madulas na si Iper. November 29, 2019, pasado alas 5 ng hapon, tumba ang dating hepe ng Provincial Intelligence Branch na si Superintendent Lieutenant Colonel Joey Yapi, ang opisyal na nanguna sa paghuli kay Iper noong 2017. Binira ang hepe ng riding in tandem matapos itong bumaba sa kanyang motorsiklo sa kahabaan ng Mulawi Street sa Cebu City. Ayon sa imbestigasyon ng mga kapulisan, isa ang puganting hitman na si Iper ang hinihinalaang tumuda sa opisyal. Kaya dito mas lalong sumikip ang mundong kinagalawan nito. August of 2020, natunto ng Bacolod Police ang bakas ng madulas na hitman at ilegalista na nagbebenta umano ng ilegal na bato. Kaya kaagad silang nagsagawa ng entrapment operation na nagresulta sa pagkadali ng isang ilegalista
at pagka-aresto sa 7 suspetsyado. Pero ang madulas na si Iper ay nakatakas. Isang buwan matapos siyang makatakas sa operasyon sa Bacolod ay tila naubos na ang kanyang swerte. Dahil noong September 28, 2020, madaling araw ng Lunes, ay sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PRO 6 Regional Intelligence Division, PRO 7 at PNP Drug Enforcement Group ang hinihinalaang hideout ni Iper sa Barangay Minoyan, Murcia, Negros Occidental. Inunahan umano ni Iper ang mga pulisya nang makita nito ang kanilang presensya, kung kaya't kaagad na nagkaroon ng madugong engkwentro dahil sa dami ng mga alagad ng batas na nakapalibot sa kanya. Kung kaya't hindi na tumagal ang bakbakan at ilang minuto lang ay kaagad na itong bumulagda. Na-recover ng mga pulis ang 8 bulto ng hinihinalaang ilegal na bato na may street value na 472,000 pesos, isang kalibre 45 at isang 12-gauge shotgun. Dalawang araw matapos matoda si Iper ay natagpuan namang todas ang kanyang asawang si Juliet sa isang tubuhan sa Carlota City sa Negros Occidental. Sinapit ng asawa ni Iper ang hindi kanais-nais na pangyayari. Kahit ayon sa iba, ay wala naman itong direktang kinalaman sa kasalanan ng kanyang asawa. Ang kwento ni Iper ay isang patunay na kahit anong dulas mo sa batas, sa huli, ang realidad ay hindi ka pa rin dito makakatakas. Naging kontrabida man siya at sakit sa lipunan sa mata ng mga pulis, pero hindi maaalis na naging bida naman siya sa mga mata ng taong kanyang natulungan at nabigyan ng instant justice sa kanyang sariling pamamaraan. Ikaw, gusto mo bang maging si Jennifer Mercader? Gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.